Viva po ang Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesus Cristo, maghahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa sanay tutubos, puri ng malulubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, ningin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Mga anghel ay makabitan, ipagbundi ang ating may kapal. Purihin ang ngalan niya at ipagdangal, magalak ang buong sangkinapal. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ang Emmanuel na hari natin, pag-ibig niya'y ating kakandi. Siya'y tunay na maglilingkod sa atin, buhay niya'y alay sa atin. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw na ng paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagtanggap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubo akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong kaloob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, biniyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang biniyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at yon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakantam natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong buti, purihin mo Jerusalem, ang Panginoong buti. Purihin mo Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.
ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Kay Jacob niya nga ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, tingin niyo siya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong-pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati at isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Hindi po to ang unang beses ko na ako ay magmisa dito sa Basilica sa Quiapo. At ito ay ang unang beses lang na makapag-marcha ako dyan sa ating aisles, no? Kasama ang aking mga kapatid na kaparian. Isa lang po akong ordinaryong pari nung una na minsan may pangarap at naghahangad ding makamisa sa Quiapo, sa mahal na pong Jesus Nazareno. At yan po ay aking iniling sa mahal na pong Jesus Nazareno na someday makapagmisa ako dito sa Basilica sa Quiapo. At yan ay kanyang dirinig. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Diyos sapagkat biniyayaan ako na makapagmisa at ganun din sa makapagkumpisal dito sa Quiapo kay Father June at mga kasamahang mga pari. Nagpapasalamat din ako sa kanila. Alam niyo po mga kapatid, sa ating translasyon ngayon, ang tema na pinili ay hango sa Gospel ni San Juan, chapter 12, verse 21, na atin pong mabasa sa mga tarpaulin natin, na ang sabi ay, ibig po naming makita si Jesus. The context of the gospel is someone asked to Felipe, apostle, no, isang apostol San Felipe, na naghahangad ang isang taong ito na gusto niyang, na ibig niyang makita si Jesus. Kung ating babalikan ang temang iyan, ulitin ko po, may isang Griego o may isang tao na kinausap si Apostol San Felipe na ang sabi ay, ibig naming makita si Jesus. Ibig naming. Ibig sabihin, marami sila. Hindi lang siya nag-iisa, representative lang siya ng maraming mga kasama siguro niya na naghahangad, na nangangarap, na ibig nilang makita si Jesus. Ganon ang pangungusap ng mga taong ito kung ating babalikan ang Gospel ni San Juan sa ating piniling tema sa kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo din, pangungusap din natin yan. Salita din natin yan. Maybe we ask, no? Sasabihin natin, ibig din naming makita si Jesus. Lahat po tayo dito, naghahangad at nangangarap na makita natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero mga kapatid, sa pananabik na yan, sa pangarap na yan, na makita natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating Panginoong Hesukristo, sasabihin ng ating Panginoon sa iyo, what if, at yung salitang yan, at pangungusap na yan, ay sinabi sa iyo, ibig ko rin kitang makita. Sinabi mo, ibig kong makita si Jesus, pero the Lord replied, no, to your request, at sasabihin niya sa iyong, ibig ko rin ikaw makita. Gusto kitang makita. Ibig kitang makita, I want to see you precisely because gusto ko na ikaw ay makausap ko. That's the very reason. Diba? Kapag may mga tao tayong gusto nating makita, may mga tao tayong gusto nating mahanap o hinanap natin, meron tayong rason kung bakit gusto natin siyang makita. And the very reason ay ito ay gusto natin siyang makausap. Ganun din ang ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. May pananabik siya, may hangarin siya, at hinahangad niya na makita kanya. Bakit? Sapagkat gusto kanyang makausap. Ulitin ko po, hindi lang gusto kang makita at kagustuhan ng ating Panginoon na ikaw ay mahanap at makita, pero ang rason kung bakit ka gusto kanyang makita at mahanap, sapagkat gusto kanyang makausap.
Yan ang rason kung bakit gusto kang makita ng Panginoon. Gusto kitang makita at gusto kitang makausap kasi nakita ko nahihirapan ka na sa buhay. Nakita ko sad ka. Nakita ko ang bigat ng nilaramdaman mo sa iyong kalooban. Nakita ko na nahirapan ka na. That is why gusto kitang makausap at bigyan kita ng words of encouragement. Kaya mo yan. Gawin mo akong lakas. Yan ang pangungusap ng Panginoon sa araw na ito na ikaw ay narito. Nakita ka ng Panginoon na ikaw ay nahihirapan. Nakita ka ng Panginoon na ikaw ay nalulungkot. Kaya gusto kanyang makausap at sasabihin sa iyong, gawin mo akong lakas. Ako ang iyong lakas. Kaya mo yan. Pag hindi mo na kaya ang krus, ang bigat ng krus sa iyong buhay, andito ako at tutulungan kitang pasanin ang iyong krus. Tutulungan kita sa mga hamon sa buhay. Yan ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno sa iyo. Gusto kanyang makita sapagkat gusto kanyang makausap. Gusto kanyang makita at gusto kanyang makausap sapagkat bago ka palang pumunta dito sa simbahan, nakita ka na niya na parang mabigat ang karanasan mo sa buhay. Parang mabigat ang kalooban mo. Nakita ka niya na ikaw ay umiiyak. Nakita ka niya sa kumpisalan at paglabas mo sa kumpisalan or during the confession, nakita ka niya na ikaw ay bigat-bigat, mabigat ang iyong kalooban dahil sa problema sa buhay. Kaya sabi, gusto niyang ikaw ay makita at makausap at sabihin sa iyo, lumapit ka sa akin, ikaw na nahihirapan at ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan. Diba? Napakaganda. Akala natin, tayo lang yung may pangarap at pananabik na makita natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero sasabihin ng Diyos sa iyo, kung ibig mo akong makita, mas ibig kitang makita at mahanap. Bakit? Sapagkat gusto kitang kausapin. Akala mo, ikaw lang ang gustong kakausap sa Diyos. Akala mo, ikaw lang ang gustong maghahangad na makita at kausapin ang Diyos. Pero the more ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, gusto kanyang makita. Hindi lang makita, kundi gusto kanyang kausapin. The voice of God. How to recognize the voice of God? The voice of God is always the voice of peace. The voice of God is always the voice of love and the voice of encouragement as well as the voice of hope. Sa buhay natin, kapag yan, nararamdaman natin ang kapayapaan na ikaw kanina ay bigat na bigat, pero pagkatapos ng misang ito, sapagkat nakita ka ng ating Panginoon at nakausap kanya, naramdaman mo na parang kanina bigat na bigat ka, pero paglabas mo sa simbahan parang medyo magaan. Kanina ayaw mo magpatawad at ayaw mo magmahal, pero paglabas mo sa simbahan naramdaman mo sa sarili mo na pupunta ako doon sa tao na ako ay nagkasala sa kanya at hihingi ako ng kapatawaran. Again, gusto kang makita ng ating Panginoon. Bakit kanya gustong makita? Sapagkat gusto kanyang makausap. Maligayang kapistahan po sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa binyag ni Jesus sa ilog Jordan, ipinaalala sa atin ang ating sariling binyag kung saan ginawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya natatawag nating Ama ang Diyos.
sa bawat panalangin ang ating babanggitin, Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang bayan ng Diyos, naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan, naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa naway makalaya sa panghihina ng katawan at pag-iisip. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Ang mga mananampalatayang na mayapa na ay makabahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, malugod ka nawa sa amin. Diyos na aming Ama, ginawa kaming mga tagapagmana ng iyong karian sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Lubin mo na sa panalangin naming para sa isa't isa ay manahin namin ang kahariang iyon kung saan ikaw ay nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hindi magpapalad.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahaya na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcements, ipinagbibigay alam po sa lahat
ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 and 9 ay ang mga sumusunod. Sa January 8, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang mga Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo ng hapon hanggang sa ikalabing isa ng gabi. Sa January 9, 2024, Martes, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi hanggang ikalabing isa ng gabi. At ang Misa Mayor ay sa January 9, sa ganap na ikalabing dalawa ng hating gabi sa Lanita Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Salamat po. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 a.m. p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaret. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang nasagip ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo, sumandali. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi, pakisabi, God bless you. Yan po, tunay pong pinagpala tayo ng Panginoon. Unang-una po sa lahat, walang hanggang pasasalamat para sa ating poong Jesus Nazareno. Siya po ang nagbubuhos ng walang hanggang pagpapala na kailangan natin sa buhay na ito. Ikalawa po, walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat na nakikiisa sa ating mga misa nobenaryo bilang paghahanda sa ating kapistahan. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Walang hanggang pasasalamat din po sa ating mga maglilingkod sa parokyang ito upang maiabot sa atin ang maayos na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, mga servants ng Quiapo Church. At walang hanggang pasasalamat din po para sa ating mass offerors mula sa Barangay 309, Zone 30,
Chairman Marvy Jimenez and Council, maraming salamat po sa kanila. Kasama rin po sa mass offerers ay ang Confraternity of Our Lady of Lourdes. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po, nais din nating pasalamatan ang tagapagdiwang sa misang ito, si Father Michael Jason Abao, SC, Parish Priest ng Jesus of Nazareth Parish, Matandang Balara, Quezon City. Palakpakan po natin si Father. Maraming salamat, Father Michael, sa pagpapaalala ninyo sa amin na hindi lang kami ang may ibig makakita sa ating Panginoon. Yung Panginoon mismo, ibig kaming makita upang kami ay makausap at para masamahan sa pagbubuhat ng aming mga krus. Maraming salamat po muli, Father Michael. At panghuli po, mga minamahal kong mga kapatid, mga deboto, samahan niyo po ulit kami sa pananalangin na ang ating pagdiriwang ng Nazareno 2024, lalo na ang traslasyon, maging ligtas, banal at maayos upang tayo ay makapagdiwang ng makabuluhan ng fiesta sa darating na January 9. Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Magsitayo na po ang lahat. Pagbabasbas, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. May I request my brother priest to join me for the blessing. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba